Kasipagan. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat mula rito ang mga isyu ng buhay. Proverbs chapter 4 verse 23. Pumunta ka sa langgam, ikaw na tamad. Isipin mo ang kanyang mga lakad at ikaw ay magpakapantas na kung walang patnubay, tagapamahala o pinuno ay naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-araw at nag-iipon ng kanyang pagkain sa pag-aani. Hanggang kailan ka matutulog o tamad? Kailan ka bababangon sa iyong pagkatulog? Kaunti pang tulog, kaunting antok, kaunting paghahalukip-kip ng mga kamay upang matulog. Sa gayo'y darating ang iyong karalitaan na parang naglalakbay at ang iyong kakulangan ay parang lalaking may sandata. Proverbs chapter 6 verses 6 to 11. Siya'y nagiging dukha na gumagawa ng may tamad na kamay, ngunit ang kamay ng masipag ay nagpapayaman. Kung paano ang suka sa mga ngipin at kung paano ang usok sa mga mata, gayon ang tamad sa mga nagsugo sa kanya. Proverbs chapter 10 verses 4 and 26. Ang kamay ng masipag ay mamumuno, ngunit ang tamad ay mapapailalim. Hindi iniihaw ng tamad ang kanyang kinuha sa pangangaso, ngunit ang pag-aari ng taong masipag ay mahalaga. Proverbs chapter 12 verses 24 and 27. Ang kaluluwa ng tamad ay nagnanasa at wala, ngunit ang kaluluwa ng masipag ay tataba. Ang kayamanan na natamo sa walang kabuluhan ay mababawasan, ngunit siyang nag-iipon sa pamamagitan ng paggawa ay lalago. Proverbs chapter 13 verses 4 and 11. Sa lahat ng paggawa ay may pakinabang, ngunit ang pananalita ng mga labi ay nauuwi lamang sa kahirapan. Proverbs chapter 14 verse 23. Ang daan ng tamad ay parang bakod ng mga tinik, ngunit ang daan ng matuwid ay naging malinaw. Proverbs chapter 15 verse 19. Siya rin naman na tamad sa kanyang gawain ay kapatid niya na malaking mang-aaksaya. Proverbs chapter 18 verse 9. Ang katamaran ay nagpapatulog ng mahimbing, at ang walang ginagawa na kaluluwa ay magdaranas ng gutom. Ang tamad na tao ay nagkukubli ng kanyang kamay sa kanyang sinapukunan at hindi na ibabalik sa kanyang bibig. Proverbs chapter 19 verses 15 and 24. Ang tamad ay hindi mag-aararo dahil sa lamig, kaya siya ay manglilimos sa pang-aani at wala. Huwag mong ibigin ang pagtulog, baka ikaw ay dumating sa kahirapan. Idilat mo ang iyong mga mata at mabubusog ka ng tinapay. Proverbs chapter 20 verses 4 and 13. Ang mga pag-iisip ng masipag ay nauuwi lamang sa kasaganaan, ngunit sa bawat nagmamadali ay sa kakulangan lamang. Ang nasa ng tamad ay pumapatay sa kanya, sapagkat ang kanyang mga kamay ay tumatangging gumawa. Siya'y nag-iimbot ng kasakiman buong araw, ngunit ang matuwid ay nagbibigay at hindi nag-aaksaya. Proverbs chapter 21 verses 5-25-26. Ang tamad na tao ay nagsasabi, may isang leon sa labas, ako'y papatayin sa mga lansangan. Nakikita mo ba ang isang tao na masipag sa kanyang gawain? Siya ay tatayo sa harap ng mga hari, hindi siya tatayo sa harap ng hamak ng mga tao. Proverbs chapter 22 verses 13 and 29. Dumaan ako sa tabi ng bukid ng tamad at sa tabi ng ubasan ng taong walang pangunawa. At narito, ang lahat ay tinutubuan ng mga tinik at tinakpan ng mga kulitis ang ibabaw niyaon at ang pader na bato niyaon ay nasira. Nang magkagayoy akin nakita at pinag-iisipan kong mabuti, ako'y tumingin at tumanggap ng turo. Kaunti pang tulog, kaunting antok, kaunting paghahalukip-kip ng mga kamay upang matulog. Sa gayoy darating ang iyong karalitaan na parang naglalakbay at ang iyong kakulungan bilang isang armadong tao. Proverbs chapter 24 verses 30 to 34. Kung paanong ang pinto ay kumipihit sa kanyang mga bisagra, gayon ang tamad sa kanyang higaan. Proverbs chapter 26 verse 14. Sapagkat kahit noong kami ay kasama ninyo, ito ang aming utos sa inyo, na kung ang sino man ang ayaw magtrabaho ay huwag din siyang kumain. 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. Ano man ang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong lakas, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman,
ni karunungan man sa libingan na iyong karoroonan. Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Dahil sa labis na katamaran, ang gusali ay nabubulok, at sa katamaran ng mga kamay ay nahuhulog ang bahay. Ecclesiastes chapter 10 verse 18. Ang nagnananakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus ay magpagal siya, nang gumawa ng kanyang mga kamay ng bagay ng mabuti, upang siya ay magkaroon ng maibigay sa nangangailangan. Ephesians chapter 4 verse 28. Huwag mong kapuotan ang matrabahong gawa, ni ang pag-aaniman na itinalaga ng kataas-taasan. Ecclesiastes chapter 7 verse 15. Ang isang tamad na tao ay inihahalin tulad sa isang maruming bato, at bawat isa ay susutsot sa kanya sa kanyang kahihiyan. Ang tabal na tao ay inihahalin tulad sa dumi ng tae. Bawat tao na kumukuha nito ay magpapagpag ng kamay. Ecclesiastes chapter 22 verses 1 to 2. Maliban kung isang tao ay manatiling masipag sa kanyang sarili sa pagkatakot sa Panginoon, ang kanyang bahay ay malapit nang mababagsak. Ecclesiastes chapter 27 verse 3. Paluin mo ang iyong anak at hawakan mo siya sa pagtrabaho. Baka ang kanyang kahalayan ay maging kasalanan sa iyo. Ecclesiastes chapter 30 verse 13. Ipadala siya sa paggawa upang siya ay huwag maging tamad, sapagkat ang katamaran ay nagtuturo ng maraming kasamaan. Ecclesiastes chapter 33 verse 27.